may tatakbong piti. Ang sabi ng iba, kapag ang platinum daw, ay hindi daw po yan umiinit. So, ituturo po sa inyo, base po sa sarili kong kalansan, ang ginawa ko, inanggal ko yung makina ng aking platinum. Narilo, nakabili din po ko ng singsing eh. Ang ginawa ko, hinawakan ko ng long nose. Binuksan ko yung silin. Eh, ang silin po kasi blue fire. Blue fire is the hottest fire. Tunaw po niyan ang tingga kapag silin. So, sinulusul ko po dun, nilagay ko sa apoy. Siguro mga 30 minutes. Ano po? Sabi nila, hindi daw nainit eh. Ay, yun din ang paniniwala ko kasi hindi ko na nasubukan eh. 30 minutes ko sinulusul. Magandang panahon ulit sa inyo mga Kamordan Treasures. Sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin yung tungkol sa platinum. Paano ba malalaman kung ang isang alahas ay platinum, quintas, singsing, bracelet, or anumang alahas o anumang metal ay isang platinum? Ngunit bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, pwede pong pakipindot nyo ang subscribe, pakihit ang notification bell, lagay nyo po all para lagi po kayong update sa aking mga bagong video. Pakilike na din po at pakishare. At shout out po kay Brad Random. Okay? Ang platinum po at ang white gold, pati na din po ang silver, stainless, ay magkakahawig po yan ng kulay. Pero mas malapit na malapit po ang kulay ng platinum at ng white gold. Pati po yung stainless at ang silver, kapag ka po ito'y bagong-bago, yung bagong mga labas ngayon na silver, yan po ay kahawig na kahawig, katulad na katulad ng kulay ng platinum. Ito po yung mga picture. Oh. Ngayon, kung ang alahas, singsing, quintas, ay kulay white, ano po, paano mo malalaman kung ito ay platinum? Tandaan po natin, lahat po ng alahas, lahat ng precious metal, may kanya-kanya po yung tatak. Makikilala po natin ang platinum ay sa kanyang tatak. Unang-una, pag ang nakita mong tatak sa halimbawa singsing ay PT1000, automatic po yan, iyan po ay platinum. Kasunod po ay PT950. Tulad po yan, platinum din po yan. PT900, tulad po yan, platinum po yan. PT850, yan po, platinum po yan. PT800, yan po, platinum po yan. At PT600, platinum po yan. Basta may tatak pong PT, ano po, yan po ay automatic na platinum. Tingnan niyo po ha, ang tatak po ng PT, halimbawa 900, ay may dalawang klase ng tatak. Ito po yung isa. Tingnan niyo po, P at isang T na malaki. Ito naman yung pangalawa. Yan, isang malaking P at isang maliit na T. Pero, ganyan po ang tatak ng original na platinum. Dalawang klase po ha, titignan niyo po. Pero, isishare ko lamang po sa inyo, sa tagal ko rin po ng pag-aalas, for 10 years din po eh, hindi pa po ako naka-encounter o nakabili ng platinum ng alahas na may tatak na PT900, 800 o 7 o 850. Wala pa po ako nabibiling may tatak na ganyan na peke. Wala pa ako nakitang peke. Hindi ko alam kung may peke na platinum na PT ang tatak. Wala pa po akong na-encounter niyan. Ang kalimitan po na-encounter ko, mga PT ang tatak ay sa mga gold. At sirkulin po sa inyo, ang sabi kasi ng iba, kaya nga po sabi ko sa inyo eh, sabi nga ng mga matatanda, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang tiwala sa sarili. Ito pong tinuturo ko sa inyo, lahat po ito ay base lamang sa sarili kong karanasan, based to my own experience po lamang ang aking itinuturo po sa inyo. At sa akin pong experience, ang sabi ng iba,
Ang platinum daw po, hindi umiinit. Totoo kaya? Ako po yung nakabili. Matagal na. Ng relo na platinum ang nakalagay po sa dial sa pinakamukha niya ay Queen Elizabeth. Tapos may mga batong maliit. Tapos may tatakpo yun sa pinakang housing sa ganito sa bahay nakalagay PT-800. So inasay ko po, tandaan niyo po ha, ang platinum, inaasay din po yan sa bato at asido. Tsaka ko na po sa inyo ituturo yung pag-asay sa bato at asido. Kasi wala po akong hawak na platinum. Mahirap po magturo ng walang hawak. Baka magkamali po ako, gayahin nyo eh. Ano po? Pero ito pong sinasabi ko sa inyo is sa pamamagitan lamang ng iyong mata at ng iyong knowledge, kaalaman, hindi ka po mapipiki. Sundan nyo lamang po ito. So may tatakbong piti. Ang sabi ng iba, kapag ang platinum daw, ay hindi daw po yan umiinit. So ituturo ko po sa inyo, base po sa sarili kong kalansan, ang ginawa ko, tinanggal ko yung makina ng aking platinum. Darilo, nakabili din po ako ng singsing eh. Ang ginawa ko, hinawakan ko ng long nose. Binuksan ko yung silin. Eh ang silin po kasi blue fire. Blue fire is the hottest fire. Tunaw po niyan ang tingga kapag ka silin. So sinulusul ko po dun, nilagay ko sa apoy. Siguro mga 30 minutes. Ano po? Sabi nila, hindi daw nainit eh. Eh yun din ang paniniwala ko kasi hindi ko na subukan eh. 30 minutes ko sinulusul. Inilagay sa apoy na silin. Pagkatapos ng 30 minutes, kalating oras, sinawakan ko, naku po, eh, napakainit. Napasok po ako. Kaya yung naniniwala sa sabi-sabi, hindi po, walang tiwala sa sarili. Hindi po totoo yun. Sapagkat sa akin po sariling karanasan, hinawakan ko po siya, talaga po ako yung napasok. Pero may isa po ako napansin. Kahit po siya uminit, sa tagal po ng kalating oras, hindi po siya nagbaga. Iyon po ang katangian ng platinum. Hindi po talaga siya nagbabaga. At ito po ang pinakang tekniko sa inyo. Kung talagang gusto niyo po makasiguro, ha? Ito po ultimatum tong ituturo ko sa inyo. Halimbawa, may nagbenta sa inyo isang platinum bar o isang quintas na PT-900, singsing na malaki, platinum. Kung talagang duda po kayo eh, kumuha ka po ng asitilin or pumunta ka po sa alahero. May asitilin yun. Patunaw mo po. Pag natunaw, peke. Pag hindi natunaw, platinum. Wala pong bakal na hindi kayang tunawin ang asitilin. Pag sing-sing po, kahit anong klase, pag sinuplete po yan ng asitilin, lusaw po yan, madideform yan. Pero ang platinum, tandaan po natin, ultimatum to, hindi po kayang tunawin ng kahit anong pinakamainit na apoy ang platinum. Yan po ang pinakang katangian ng platinum. At ang platinum, yan po ay napakatigas na bakal at yan po ay napakabigat. Kumawa ka po ng alas na 24K na gold, ganun din po ang platinum kabigat. Ituturo ko po sa susunod sa inyo yung actual na pag-asay naman sa bato pagdating sa platinum. Wala lang akong hawak po na platinum. Mahirap po mahanap yan. At isa pa po sa mga tip ko sa inyo, base din po ito sa sarili kong karanasan, wala pa po akong nakikita na halimbawa sing-sing nakalagay PT-900, PT-1000, PT-800. Tapos may nakasetting po na bato. Pag may nakasetting na bato o diamond sa platinum, automatic po original po diamond yon. Wala pong inilalagay na peking diamond sa platinum. Basta ang platinum nagkaroon ng bato, automatic po yan ay tunay na diamond. Ngunit, uuriin mo po kasi nakaganito po yung pinakang crown ng singsing. Diyan nakahawak yan sa diamond eh. Uuriin nyo po yung pinagkakabitan kasi mamaya tinanggal na ng alahero yan. Pagtanggal ng alahero, kinuha yung original, ilagyan ng local. Okay? Titignan nyo din po baka na-deform na. At isa lang ang tip ko sa inyo, wala po akong nakita na diamond na peke na nakasetting po sa platinum. Basta platinum, yan po ay original ang mga diamond. Saan po makikita ang patatak ng platinum kapag singsing? Nasa loob po ng singsing tulad nito. Sa kwintas, nandito po sa tabi ng lock. Yan, basta platinum. Ngayon, gusto ko sabihin sa inyo, may na-encounter din po kami na platinum na wala pong tatak. Opo, walang tatak na piti. Basta
bilog po siya na para siyang white gold. At doon din po natin gagamitan yan ng bato at asido. Tsaka ko na po sa inyo ituturo yung actual sa bato at asido kapag po ako ay nakakuha ng platinum. Ngunit salamat po sa inyong panonood. Nawa ay may natutunan kayo. Kita po tayo sa susunod ko pong video. Thank you. God bless.